Kumusta mga brad? Ganong nga ba kalaki ang chance ang madadrop si Andre Paras? Yan ang kwento ko sa inyo ngayon. Please subscribe at pindutin mo na rin ang bell para sabay-sabay tayo ma-update sa mga sports stories. Shoutout muna sa ating mga solid na kabrad. Let's go! Sa lalim ng drop ngayon, maaring hindi mo na makikita ang pangalang Andre Paras kahit sa second round. Nagtatangkara na ang mga bigs ngayon sa PBA. Kaya't magiging sobrang undersized itong si Andre kung sakali makapasok sa PBA. 6'4 to 6'5 lang ito si Andre, pero malaking factor ang kanyang fame, name at game. Bakit fame? Kapag kinuha mo itong si Andre Paras, dahil artista siya, automatic, yung mga fans niyan susuporta sa team na magdadrop sa kanya syempre. Malaking tulong din ang popularity niya dahil showbiz personality nga siya. Name, Paras. Kapag narinig mo ang apelyido na yan, may isip mo na agad ang history ng ginawa niyan sa basketball. Rookie at MVP lang naman ang ginawa ng Paras sa PBA. Tinitrain ito ni Tower of Power malamang, kaya hindi malabong ma-adapt ni Andre ang skills ni Benji. At game? At 6'5 power forward ang nilalaro nito at paminsan-minsan sentro. Kung mapapanood nyo ang highlights niya, makikita mong aggressive talaga itong si Andre at nakikipagpalitan ng mukha pagdating sa pagkuha ng rebounds. Nung nasa D-League nga si Andre, naglaro siya sa AMA Online Education kung saan nag-average siya ng 7 points, 6.7 rebounds at 1.7 assists. Napapabalita na nagpaplanong bumalik ng UP si Andre, pero sa huli, nangibabaw ang PBA dream niya, kaya formal na siyang sumabak sa 2021 PBA Rookie Draft. Ang prediction ko, 3rd or 4th round itong si Andre, at bagay ito sa teams na tulad ng Alaska, Phoenix at Magnolia. Sa Alaska, pinakamaganda dahil magagabayan siya nila kay Danny Ay doon. Kayo, ano sa tingin nyo? Madadrop kaya si Andre Paras at anong round siya mapipili o anong team? Please comment! Yun lang muna sa ngayon mga brad. Salamat at have a good day!